Bagong lahat, luma muna. Nung nilabas ang report about kay Brownie na magwo-workout sa Suns at interesado din ang team na kunin siya via draft, may balita noon na si LeBron ay free agent na dahil dinecline ang kanyang player option. Pero ang totoo noon, hindi pa nagdi-decline si LeBron. Aksidenteng nasabi on air ni Rich Paul na free agent na si LeBron ngayon. Kaya nag-come up na i-decline talaga ni LeBron at magiging free agent. Walang lusot doon si Rich Paul dahil naka-live sila noon. Hindi rin niya mabawi yung statement. Pero at least hindi naman niya sinabing mark my words. Dahil kung sinabi niya yon, malamang hindi matuloy. Pwedeng taktika lang din ni Rich Paul noon. Hindi pa naman officially nagdi-decline si LeBron at pwede niyang ibahin yung decision niya. Dahil merong report agad doon na yung ibang mga teams magiging focus ngayon sa draft dahil sa alam nyo na. Nasabi ko na last time yan sa episode, base din kay Sham. Ang laki din ang impact ng sinabi ni Rich Paul sa free agency. Tulad ng Philadelphia na mula kay Paul George na interesadong kunin sa free agency, na baling agad yung interest kay LeBron. May second rounder ang Sixers na number 41 at number 16 sa first round. Nawalan din sila ng isang second round pick dahil sa tampering. Yung Suns kaya nawalan sila ng second rounder dito sa draft ay dahil din sa tampering, silang dalawa. Kahit naman mag-decline si LeBron, hindi naman nangangahulugan lilipat agad siya dahil papasok pa rin naman yung sa sinabi ni Rich Paul na 2-3 taon na maglalaro pa si LeBron. Kung i-accept niya yung contract, pwede siyang bigyan ng 2 taong kontrata pa. Kung i-decline naman ni LeBron, pwede siyang bigyan ng 3 taon na $50 million per year pataas. Pwede pa siyang magkaroon ng option na magpababa ng kontrata para yung Lakers maging contender na team. Bukod kasi kay LeBron, si D'Angelo, base din sa report, i-decline niya yung kanyang player option. Naghahanap siya ng long-term contract. Hindi natuloy yung trade noong mid-season kapalit sana si Murray ng Atlanta Hawks. Siya lang yung natitirang malaki ngayon ng asset na magagamit ang Lakers sa trade dahil hindi naman nila bibitawan si Austin Reeves. Pwede din mag-decide na mag-stay si D'Angelo depende sa free agency market. Malalaman kasi agad doon kung sino mga players ang gustong kunin ng mga teams. Example na lang si Malik Monk. Isa siya sa biggest free agent. Tumaas ang value niya sa free agency market. 3 teams ang may interest kay Malik Monk. OKC, Orlando Magic at Philadelphia. Nasa $18 million to $20 million per year ang posibleng kontratang makuha ni Monk kung lilipat siya. Limitado din kasi ang pwedeng i-offer ng Sacramento Kings. Ang ibang teams pwedeng makapag-offer ng $78 million sa 4 na taon. Gaya na lang din sa Knicks, may isang player doon na gusto na rin kunin ng iba mga teams pagdating ng free agency, si OG Anunoby. Ang isa sa mga team na nag-aabang sa kanya ay Philadelphia pa rin. Yung 2 players na yun iba kumpara dito kay D'Angelo Russell na naging negative sa media after nung playoff run nila sa Nuggets kung saan merong mga games doon na hindi magandaan nilaro ni D'Angelo. Ang ibang players naman na nasa rumors ngayon si Paul George, papasok ng free agency. Actually, hindi pa naman siya free agent dahil meron pa siyang player option. Ang Clippers hindi interesadong bigyan si Paul George ng malaking kontrata kumpara kay Kawhi. Ang gustong ibigay ng Clippers, $152 million sa loob ng 3 taon. Inaasahan pa rin ng Clippers na mag-i-stay si PG at magpapababa ng kontrata. Ang willing namang magbigay ng $220 million sa 4 na taon ay Philadelphia. Kaso lang, pumasok nga sa usapan si LeBron. Hindi naman siguradong pupunta siya sa Sixers. Pero yung Clippers, kapag umalis si PG, mahirapan silang humarap ng kapalit. Yung kontrata kasi ni PG, dun nakadepende kung mag-i-stay si James Harden. Gusto rin kasi niya sa Clippers pero nakadepende rin yon sa kontratang ibibigay sa kanya. Sa ngayon, wala pang teams ang may interesado kay James Harden sa free agency.